Kalinisan ng katawan ang pinaka-epektibong paraan para makaiwas sa mga sakit at hindi mahal o magastos ang pagiging malinis sa ating katawan. Ito ang itinuro at ipinamulat natin sa mga katutubong iraya sa Mamburao sa Occidental Mindoro sa ating isinagawang Linis Lusog Project. Tila hindi kasama sa prioridad ng mga katutubong iraya sa Mamburao, Occidental Mindoro, ang kalinisan sa katawan. Ang mga bata, pumasok sa eskwelahan na walang suot na tsinelas. Bibihira lang din daw sila kung maligo. Importante na malinis tayo sa katawan para maiwasan po yung mga common infections, sakit sa balat, mga ubusipon, mga pagtatae. At dahil bibihirang maligo, karamihan sa kanila, may mga kuto. Mabilis itong makahawa, lalo na sa mga bata. Wala naman siyang pinipiling mga tribe. Pero mas more common siya among females than males. It thrives in moist, mainit na lugar pag hindi ka naliligo. Sa ating isinagawang Linis Lusog Project, ipinamulat natin sa kanila ang kahalagahan ng pagiging malinis sa katawan. Unang itinuro ang wastong paghuhugas ng kamay, paggupit ng mga kuko, at siyempre ang tamang pagligo. Namigay pa tayo ng shampoo na iwas kuto. Itinuro din sa kanila ang tamang pagsisipilyo. Mula dito sa taas, pababa lang ang motion. Pag sa baba, pataas lang. Tapos sa bagang, paganyan. Yung dila, dapat tinutubrush. Napakaraming bakterya ng dila. Bagamat hindi sila nagsisipilyo, nakatutuwang malaman na karamihan sa kanila ay walang sira ang mga ngipin. Yung dahon ng bayabas, yun ang kanilang pinipitpit at panglinis ng ngipin nila. Binigyan din natin ng tsinelas sa mga katutubong iraya, naway maging unang hakbang nila ito tungo sa malinis at malusog na pangangatawan.